Here we go. Hajiz coming in. Real Urban Intonation by Kurt DZ. Oh no, I smell the end. Imba DJ goes down. There's Inferno. Now Kurt DZ uses the old. Yung papalin ko pa yung manggugulo or rather mag-i-invade dito sa side ng Work Oster 4. So eto na TDZ. Woo! I'm really excited and thrilled na makita itong pinakaunang serye natin ngayong araw ng Sabado. Sino nga kaya ang magiging number 1 ng group number A? But before anything else, we would like to remind everyone that been happening if they could get a win against Work Oster 4. Pero gaya na sabi mo kanina TDZ, mainit dito ang Work Oster 4. Mas mainit ngayon ang aura dahil sila ang nag-i-invade. Sino makakuha ng first blood dito? Pero JP forced to get the flicker or use the flicker at hindi pa nila nakuha doon yung purple buff dito ng Work. Posible tong ma-reset. Pero ang Mages, he's utilizing his flame shot perfectly. Talagang isa sa mga nakikita natin na ginawa niya before. Yes, pinag-usapan natin yan. Pero look at that, yung bala ni almost 4 heroes sa side ng Autumn Page is the convert to Eternal Area, half HP. Work also for me to do something at makontrol agad dito si Unrabbit, sumasalubong. Pero pinapasok sila dito. Zinazona sila ni JP. Na-secure naman ni Hades doon yung turtle. Pero kapalit ng buhay yung Onancho. Chu managed to BMI out pero mukhang magbaback off na muna dito ang Aura PH. RTC giving this greed or pabuntikan pa at sabihin na natin dito itong si Chu with the Claude could drive eventually mas makakalamang on the lane. Pero mamaya na natin pag-usapan niya dahil may turtle fight na naman na magaganap. May ejector kay RTC. Kaagura ang unang mawawala pero medyo malalim yata dito. Gustong pumalagpalag pa dito ng mga Aura PH. Greed is going in and Gravel will be taken down too for non-exchange dito. Mas lumamang ngayon dito ang Aura pero may kapalit yun. That's gonna be 3 more TC. Kasi most of the fights that's happening is within the mid lane area. So kapag nasustain nyo yung mid lane turret nyo, makakakuha kayong damage reduction. But looking at this, nabuhay pa dito si Chu, pero si JP. Yun na nga, nabuhay pa si Chu, pero si JP iba ang kanyang nasipa. Wow. Dahil nakatakas pa dun si Chu. Pumapalag-palag pa siya dito, TDZ. Pero tingin ko, hindi na enough yun. Nasabi mo kanina dito, yung mga Rhapsody dito, ito naramdam na natin yung sakit. Pero dito si Green, naiba to siya dito sa gitna at may return kill naman dito ang Work Oster. He doesn't really need the kills. He just want to take down all the turrets dito para sa side ng Work Oster Force. At ito pa, kill Luwash. Will he be able to be alive? Be enough yung kunat niya. Sabi dito. Nakita nila, okay, ready na ako. Meron akong purple boss at ni Lord Hades. Pwede tayo makapag-back. Pero yun na nga, nag-unstoppable force doon. Papasok si Unravel. Pero ang nakakuha ng turtle, that's gonna be Chu. Once again, pero may Blazing Duet. Medyo masakit-sakit dahil si JP ang unang nawala. Trevor TZ on a sliver of health. Nakatakas pa siya doon, mga kaibigan. Pero sabi dito ni Ben Cutie, ito na ang pagbangon ng api. Pero that ejector, So that was a nice team fight para sa side ng Work Oster Force. Pero nagko-converge sa bottom lane. Dahil may sipang magaganap na cancel na rin doon yung Blazing Duet ni Chu. Pero sabi ni Trimar TZ, ako nang bahala to. Itabi mo na. Pero nandito na yung Zaman Force. Dito ang unang mawawala. That's gonna be Trimar TZ. Habol ngayon dito ang mga members dito ng RPH. Pero makate, makunat at matigas dito ang robot ni Unravel. Habol pa sila. Greed trying to stay away. Nandito pa naman sila Popal and Koopa. Pero ang unang nawala. That's gonna be Kill Wash on a different time. Pero ngayon, Unravel together with Kat Kagura dito mga kaibigan, going 2v2. Steven nga talaga, pero look at this one. Sobrang confident na dito ni Unravel. Sinipa na siya ni JP. Nako, medyo wala yata siyang kasama dito. Dito yung Kagura, with the yin yang overcall, will the damage will be enough. Pumasok na dito si RTZ, pero nawala na muna dito si Unravel. 2-man down para sa side ng Work Oster Force. Pero nandito na, rest back na ang mga tropa. Sa likod si Kuzey dito, muntikan pa siyang mamatay kay Benny Cutie. At hiwa-hiwalay dito ang mga members ng Work Oster Force. Nandito na ang Bita. Sabi nila magpapabugbog lang sa una dahil nandito na si Chu. Binababang-bang-bang-bang-bang-bang muna nila dito ang mga members ng Aura PH. Double kill, triple kill. Na rin yung Tori dito. Pwede ba nila tapusin to, TDZ? Saktong-saktong positioning dito ng Work of talaga nila dito ang Aura PH ngayon. Nasa kanila ang pinakaunang Lord. Will they be able to defend this one? Mukhang kaya pa naman TDZ. Pero pinuforce ng Work Oster Force ang Tori dito sa gitna. Nabasag na ngayon ni Chu. Habol dito, pasok pa. At sa bubble force na ngayon dito. Nako, dito yata TDZ. Nako, back away na sila. Medyo naghihirapan na silang dumipensa. Paano gagawin? The Summon Force dito ni Benny Cutie sa may bandang likod. Pero unang nawala dito si Green. But
Nakalock na ngayon sila dito sa base, and that's it. Warwick Foster Force. And again, with the positioning from Warwick Foster. Yes, speaking of positioning dito, naipato na kagad doon si JP. Pero si Anrabel ang unang mawawala. Habol ngayon dito mga members dito ng RBH. Pumapalag naman yung Warwick. Going with the sword door sa may backlane dito si Cho. Pero the puncture, mukhang hindi siya makapag-dash in but or dash out rather dito sa mga members ngayon ng RBH. Habol pa rin sila dito. They are chasing in. Medyo makulat naman dito si Dreamer TG. But Benny Cutie with the Smarties will be taking Uranus. Mag-enable rather yung draft ng Warwick Foster Force. Napansin natin kanina dun sa team fight sa Turtle area, si Lunox at si Farsight hindi gumalaw kasi alam nila na okay, sige, wala akong damage output. Totoo. Pero kung papansin nyo yung plane dito, na, or rather na Tori dito ng RPH, Dreamer TC, medyo delikado siya dito. Two members ang humahabol sa kanya dito. May flank sa likod, Greed, using that ultimate dito sa kanyang CV Umbrella. Pero Dreamer TC still too tanky. Ngayon, may Jitcon Dudons JP, pero hindi niya na sinubukang sipain pa rito. Sino unang mawawala? That's gonna be Unravid. Ngayon, confident na dito pumasok sa ilalim ng Tori ang mga tropa natin from RPH. Pero Dreamer TC, gaano ba kakunat itong hero na to? JP pa ang nawala. Oh no, DDZ. It's all about RPH going in. Pero mukhang Warwick Foster Force pa. At yun yung strength ng Warwick dito. Yun talaga. Mukhang makikita na natin dito yung strength na sinasabi mo. Dahil makukuha ni Chu dito. Yung turtle na to may bato pa doon sa may bandang likod. Unravel will be taken down and a kick. Or rather, yung seat, yung Martis na doon. Halos nawalan ako ng sasabihin dahil sobrang laki. Magandang magandang position. Medyo nagamit ang ganyang Feathered Airstrike. So, again, Aura Page with the timers. Yun na, yun na. Sinimula na ni JP yung SIPA doon. Na-reset naman yung Lord. Pero looks like Warwick Foster Force. Sila ang mawawalan. Unravel ang mawawala. Benny Cutie will get shot down by RDZ. Naabangan siya doon sa likod. And even exchange yon EDZ. It was steadily growing and the work. Sa ganitong sitwasyon, EDC, what do you think? Sa ganitong pagkakang tag of war, pero mamaya mo nasagutin niya. Dahil sa likod, may Jitcon itong tatlo. Para kay JP, wow. Shutdown ngayon dito si RTZ. Pero sino ngayon ang sunod na mawawala? JP, Boy, still ma? Alive! Pero ngayon, ang mga members dito ng RPH, hindi na... JP, hindi silang patumpik-tumpik pa. Kumuha agad sila ng Lord. Kumuha sila. Speaking of hindi magpatumpik-tumpik, binato agad ni Unravel doon si JP. Muntik-muntik na naman siya sa gitna at even doon sa may bottom lane. Pero eto na, Warwick Foster Force, ay bato na naman sila dito with Unravel. JP, this time around, hindi siya mabubuhay. Kasama pa si Greed. Two members down. Ngayon ang nawala dito sa Aura. Pero sabi ni Benny Cutie, this is my time. This is my time to shine. Pero triple kill ang pinalit doon ni Chu. Medyo bumaligtad pa kayo. Jungle area at hinihintay nilang makakuha ng isa. Yun na yata yung isa. Yun si Kilowash with a combination of Ejector together with the Feathered Airstrike ni Orin. Nang between the Tier 2 and the Tier 3 turret. Tingin ko, I gets ko yung ano eh, yung gusto niyong gawin dito eh. Makakuha siya ng Decimation Strike, makukuha ko agad yung Killing Spree. But while that is happening though, that is happening habang pinapaliwanag mo yung TDZ, tinitignan ko kung gaano baka kunat si Dreamer TZ. Greed will be taken down. Medyo napahaba yata ang habol doon ng mga members ng Aura PH. Nandito na naman si Chu. Nag-uubos na naman dito sa mga members ng Aura. Tatlo ang nawala. Mukhang hindi na yata mauulit TDZ ang nangyari nung nakaraan. Pero magiging disiplinado dito ang Warwick Foster Force. Kunin na muna natin tong Lord. Ito, pero si Benny Cutie, medyo nag-abang siya doon. Pero alam yun ang Warwick Foster Force. And he will the final team fight ngayon dito. Kilowash dito, gumulong-gulong, pero walang tumutulong. Pinato siya ni Unravel, nilabas siya sa base, tungka sa labas. Ngayon, Warwick Foster Force with the antics dito, with the TP-TP. Sino may sabing bawal mag-TP? Kukuha namin ngayon ang base ng Aura PH. Ladies and gentlemen, Warwick Foster Force.